Hi everyone! Welcome back to my channel. So for today, dahil weekends na naman, may bago tayong recipe sa Vince Kitchen. Gagawa tayo ng pinatisang baboy. So ayun na nga, dahil may bago tayong recipe today, simple lang to. Ang gagawin natin is pinatisang baboy. Ayan, welcome back again sa ating mga ka-kitchen dyan na mahilig magluto. Ayan. So yung mga iba dyan kasi mahilig sa adobo. So ito yung pwede natin alternate sa adobo pag nagsasawa na tayo sa adobo. Ayan. So halos same lang ng ingredients ng adobo, pero wala lang siyang toyo. Ayan. So papakita na natin yung mga ingredients ng ating simple lang na pinatisang baboy. Ayan. So, ito na yung ating mga ingredients. So, yung ating main ingredients, of course, yung ating pork or yung ating baboy. So, yung nabili ko or yung available ko dito sa akin na pork is yung ating adobo cut. Ayan. So, pwede kayong gumamit ng mga pata. Actually, masarap dito yung medyo matatabang part ng baboy. Pero dahil may available na ako dito yung adobo cut, ito na lang yung gagamitin natin. Ayan. So, hinugasan ko na siya, drain. Meron tayong whole peppercorn and laurel leaves. Ayan. Meron tayong garlic na na-crush ko na. So, mas masarap to pag maraming garlic. Ayan. Kaya medyo madami yung garlic natin. Then, meron tayong vinegar. So, 1 kilo yung pork natin. Meron tayong mga 10 na kutsara ng vinegar. And then, yung main ingredients natin na pampalasa is yung ating patis. So, ano to? Mga 15 na kutsara yung ginamit natin na patis or yung fish sauce. And then, meron tayong isang basong tubig or later pwede natin dagdagan pag kulang pa yung ating water. So, ganyan lang kasimple yung ating ingredients. Super dali lang siyang gawin. Ayan. And then, of course, available lahat na ingredients na yan sa inyong mga kusina. Kaya simulan na natin lutuin yung ating pinatisang baboy. Ayan, simulan na natin lutuin yung ating pinatisang baboy. So, nilagay ko lang sa isang pot yung ating pork na nilinis saka na-drain na natin. Ayan, so malinis na yan. Lagay natin yung ating, ayan, isang basong tubig. And then yung ating vinegar. Actually, mix lang to. Sama, halo-halo lang. And then yung ating patis. Fish sauce. Yung ating whole peppercorn and then yung ating laurel leaves. Pwede rin yung durog na paminta kung gusto nyo. Pero mas masarap kasi yan yung ating whole peppercorn. And then yung ating garlic. Ayan. So yung ating maraming garlic. Mas masarap to, mas maraming garlic. So yan. Then iyon na natin yung ating fire. So ano to, pag kumulo na siya, naka-high heat muna siya or high yung fire. Pag kumulo na, ilo-low fire na natin siya. Ayan. So, iboboil natin to sa ating low fire until lumambot yung ating pork. So, kailangan malambot na malambot yung pork. So, kung kulang yung water at matigas pa yung pork nyo, dagdagan nyo na lang. Ayan. So, babalikan natin to later once na tender na yung ating pork. So, ganun lang siya kasimple. Halo-halo lang din. Pakuluan lang natin. So, ito na yung ating, yeah, pinatisang baboy. Patayin ko na kasi ano na to, more than 30 minutes na to eh. Yeah. Usually, 30 minutes to 45 minutes lang. Tender na yung ating pork, ayan. So, malambot na at luto na actually yung ating pinatisang baboy, ayan. So, halos nagsubside na yung ating sauce, ayan. Ready to serve na yung ating pinatisang baboy. Then, lagay na natin sa serving plate. So, ayun na nga mga ka-kitchen, ayan. Ready na yung ating pinatisang baboy. Ayan, masarap yan sa ating mainit na rice. Ayan. So, try nyo na rin yung ating recipe na yan. So, masarap din yan ngayong holiday season para medyo iba naman yung ating recipe. Ayan. Kung sawa na kayo sa adobo, ito ang alternate sa ating adobo, ang pinatisang baboy. Ayun na nga mga ka-kitchen, so kung di ka pa subscriber sa channel na to, click mo na yung subscribe button, ayan. At yung ating notification bell para makareceive ka ng notification sa susunod na video o recipe ng Vince Kitchen, ayan. Maraming salamat ulit sa mga nag-subscribe, nag-comment, ayan. Kung meron kayong gustong recipe for this holiday season, paki-comment na lang para itry nating lutuin sa version ng Vince Kitchen, ayan.
Ayan. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin today, guys. Hanggang sa muli. Bye!